Okay, Mr. President. Ayan, namimigay na naman si PBBM. PBBM ng mga ayuda sa mga farmers sa Nueva Ecija. Mga DDS, mamamatay na naman kayo sa galit niyan kasi hindi nagawa ng amo niyo dati. Na wala naman itinulong sa mga farmers tapos pinagyayabang niyo the best president ever ang Duterte nyo eh puro naman yabang. Panoorin natin kung ano yung mga pinagmimigay ni president sa Nueva Ecija na mga tulong para sa mga farmers, kaya nga mahal na mga farmers ng mga Marcos dahil sila lang ang nakakagawa ng ganito, yung tatay niya at saka siya. Ang mga nakaraan na administrasyon kagaya ni Duterte, wala, puro yabang lang. Panoorin natin ang mga ibinigay niyang mga ayuda sa mga farmers dito sa Nueva Ecija. Ngayon po ay ating matutunghayan ang pag-turnover ng machineries at equipment sa ating farmer beneficiaries na sa panguguna ng ating mahal na Pangulo. Ayan, mamimigay na naman ng mga machineries at mga equipment sa mga farmers. Namamahagi po tayo ng isang unit ng rice combine harvester na may halagang 2 million pesos. Apat na unit ng tractors na may kabuuang halaga na 9,200,000 pesos. Malulula ka sa mga pinapamigay ng mga equipments na para sa ano, mga bagong farming method sa mga farmers para ano, gumanda ng kanilang mga ani at magkaroon sila ng mas magandang buhay. Marcos lang talaga ang nakakagawa nito. Ano, ingit kayo mga DDS. Mamamatay na naman kayo sa galit. Marami nga nagsasabi dyan eh. Inuubos daw niya ang pera ng gobyerno para mga ayuda. Pero hindi nyo ba alam na 2023 pa lang hiningi ng budget para sa gobyerno to. Kung hindi nila gamitin, ano mangyayari? Ibabalik lang din sa ano, National Treasury pagkatapos ng taon kung hindi niya gagamitin. Maganda nga yan, nakikita natin na tinutulungan ng mga magsasakay. Hindi kagaya yung puon yung si Duterte. Puro yabang. Transplanter na magkabuuang halaga na 3 million pesos. Ngayon, atin namang tawagin si Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Angela Swansing para sa kanyang mensahe. Ayan, magsasalita naman ng magaling na congresswoman ng 1st District ng Nueva Ecija na si Congresswoman Swansing. Pakinggan natin ang kanyang sasabihin.
Sa atin pong pinakamamahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Sa aming pong pinakamamahal na Senior Deputy Majority Leader, ang aking pong kasama sa Kongreso, Representative Ferdinand Alexander A. Marcos. Wow, si Congressman. Sa ating pong minamahal na si Sir Joseph Simon A. Marcos. Dito rin yung sa ating pong DA Secretary Francisco Tulo Real Jr., NIA Administrator Eduardo Galien, DAR Secretary Conrad Estrella, sa ating pong DBP President Michael De Jesus, PPI President Maria Zenaida Angpin, NFA Admin Administrator Larry Lacson, sa Presidente po ng National Irrigators Association, Mr. Dante Lazatin, Mayor Doc Lito Galapon, sa lahat po ng mga pangunahing panauhing pandangal, mga opisyal at mga kawani na iba't ibang ahensya ng gobyerno, at sa libo-libo po ng mga magsasaka na kasama natin ngayong araw dito at sa live stream. Magandang umaga po sa ating lahat. Una po sa lahat, nais ko pong batiin ang ating pinakamamahal na Pangulo. Maligayang kaarawan po, mahal naming Presidente Bongbong Marcos. At isa pong napakalaking karangalan para po sa amin ng mga taga-unang distrito ng Nueva Ecija na kayo po ay nandito sa aming distrito at lalong-lalo na po sa araw na inyong kaarawan. Hindi-hindi po namin malilimutan ang araw na ito. Ang araw po na ito ay testamento sa pagmamahal sa ating lahat na ating Presidente Bongbong Marcos, sa mga Novo Ecijano at sa ating mga magsasaka. Talaga pong pinili ng ating Presidente na idaos ang kanyang kaarawan na kasama tayo dito sa Bayan ng Gimba. Maraming maraming salamat po, pinakamamahal po naming Presidente Bongbong Marcos. Napakapalad po natin na ang ating Pangulo ay lubos na nagmamahal at kumakalinga sa mga magsasaka. Napakalaki po ng aking paghanga sa ating mahal na Pangulo, sapagkat ngayon lamang po tayo nagkaroon ng Pangulo na siya po mismo ang bumababa sa iba't ibang mga bayan, mahal talaga nila mga magsasaka, para siya po mismo ang personal na maghatid ng mga tulong at serbisyo sa ating mga magsasaka at tulong at serbisyo ng ating gobyerno. Basta po para sa mga magsasakang Pilipino, gagawin po ng ating Pangulo ang lahat. Maraming maraming salamat po, Pangulong Bongbong Marcos. Napakalaki po ng magiging tulong ng agri-puhunan at pantawid program sa aming mga magsasaka, lalo na po pagdating sa crop insurance. Sa nakaraang dalawang taon, tatlong bagyo na po ang nagdulot sa Nueva Ecija ng bilyong-bilyong pisong pinsala sa aming mga pananim. Ngayon po, bagamat anihan na po sana, marami pong mga magsasaka sa aming distrito ang halos wala nang aanihin dahil nalubog po sa tubig-baha ng bagyong Karina ang kanilang mga sakahan. At marami po sa aming mga magsasaka ang wala nang mababawi dahil mababa po ang coverage ng crop insurance dito po sa aming distrito sa kasalukuyan. Malaki po ang maitutulong ng programang ito upang makabangon muli ang aming mga magsasaka at upang matustusan nila ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang mga pamilya, lalo na po sa panahon ng gawat. Naway sa pamamagitan ng programang ito ay hindi na po mababaon sa utang ang ating mga magigiting na mga magsasaka at may aangat na po ng malaki ang antas ng pamumuhay ng kanilang buong pamilya. Maraming salamat po, aming mahal na Pangulo. Mr. President, on a personal note po, malaki po ang aking pasasalamat sa inyo sapagkat kabilang po sa inyong LEDAC priority measures ang dalawang mahahalagang batas para sa ating mga magsasaka na akin pong iniakda. Ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act at ang pagpapalawig ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Napakalaking bagay po, mahal naming Pangulo, ang bilyong-bilyong piso na maidadagdag natin sa pondo ng RCEF taon-taon upang makapaghandog po tayo ng mas maraming mga makinarya, binhe, pataba at iba pang farm input sa ating mga magsasaka. Maraming salamat po sa inyong
suporta para po sa pagpapasa ng pagpapalawig po ng RCEP. Maraming salamat po, mahal naming Pangulo. And Mr. President, bilang principal sponsor po sa Kongreso ng 5 sa inyong mga priority LEDAC measures, asahan po ninyo na patuloy niyo po akong magiging tapat na katuwang sa pakikipaglaban po sa kapakanan ng ating mga kababayan, lalo na po ng ating mga pinakamamahal na mga magsasaka. Tuwang-tuwa, Presidente. Mr. President, ito po ay ang pinakamalaking pagtitipon ng mga magsasaka sa buong kasaysayan ng unang distrito ng Nueva Ecija. Marcos lang nakagawan yan. Ngayon ganitong pagtitipon ng libo-libong magsasaka ang nagsama-sama sa iisa pong lugar. At dahil po yon sa inyo, Presidente, kayo po ang dahilan kung bakit po naging posible po ito. Hindi-hindi po namin ito malilimutan at nakatatak po ito sa aming puso at isipan. Mahal na mahal po kayo ng bayan ng Himba, ng unang distrito ng Nueva Ecija at ng buong probinsya ng Nueva Ecija. Mahal na Pangulo, sa ngalan po ng 2,500 na mga magsasaka na narito ngayong araw at sa libo-libong mga magsasaka na kasama po natin sa live stream, maraming salamat po. Dahil po sa inyong pagkalinga, suporta at pagmamahal, na ibalik na po ang dangal ng mga magsasakang Pilipino. Yan ang Marcos talaga. Maraming salamat po. Marcos lang, saka lang. Pagdating sa agrikultura, lahat. Pinakamamahal naming Pangulong Bongbong Marcos, muli maligayang kaarawan po. Mabuhay po ang bagong Pilipinas. Mabuhay, Mr. President. Maraming salamat po, Representative Suan Singh. At sa puntong ito, kaya mahal na mahal ang mga farmers, ang mga Marcoses, dahil ganito yung mga programa nila. Binibigyan talaga nilang importansya ang mga farmers. Lahat sila ng mga Marcoses, kahit si alam ko maraming galit kay Senator Amy Marcos, pero isa sa siya mga ito isa sa mga paborito niyang programa sa mga farmers, pagtulong sa mga farmers. Kahit yung anak niyang governor sa Ilocos Norte, tumutulong din sa mga farmers. Maganda ang mga training ng mga Marcoses pagdating sa mga ganitong programa. Kaya sila mga seryoso sa pagsisilbi sa taong bayan, hindi yung palaging politika ang pinaggagawa. Hindi gaya ng mga pinagyayabang nila mga Duterte. Namumulitika lang sila kapag pagdating ng eleksyon, pero pagkatapos ng eleksyon, trabaho sila seryoso, tahimik, hindi nagyayabang, pumupunta sa mga liblib, pumupunta para tulungan ang mga tao, hindi yung mga kagaya ng mga ibang politiko dyan na iuubusin nila ng panahon nila para mamulitika. Kung ano-ano pinaggagawa, maninira ng kahit panihirain nila si Presidente, sisiraan nila, imbes na tumulong sila sa gobyerno para maiingat ng mga buhay, pamumuhay ng mga sambayan ng Pilipino, ay iba yung purpose nila, pasikat lang. Mga kababayan, ang Presidente ng Republika ng Pilipinas, kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Ayan na si Presidente, magsasalita na. Pakinggan natin kung ano ang kanyang sasabihin. Ilocano si Presidente.
Distrito ng Novaysia, Mika Angela Swansing. Aking mga anay at nandito po at yung ating host sa lahat ng ginagawa natin, ang ating mayor, ang alkalde ng munisipyo ng Gimba, Esulito, Galapon. Andito rin at napakahalaga dito sa lahat ng ating ginagawa sa agrikultura, ang ating administrator. At alam niyo po, alam naman po ninyo, lahat pagka pinag-uusapan ang agrikultura at pagka pinag-uusapan natin yung manalo tayo, patubig ang pinaka-importante sa lahat ng gagawin natin. Kaya po, nandito ngayon, nandito ang administrator natin ng NIA para tiyakin na laging na may supply ng tubig ang ating administrator Eddie Gillian. Kasama din po sa lahat ng proyekto natin, siyempre yung pautang, yung financing, para naman merong gamitin ang ating mga magsasaka para sa kanilang pagsimula, para sa kanilang paglagay, at para naman may puhunan na hawak. Kaya tayo kasama natin sa araw na ito ay ang ating presidente ng DBP, Development Bank of the Philippines, si Mike De Jesus. The president also ng Planters Products Incorporated, Maria Senaida Angping. Ang mga estudyante, mga faculty, administration ng Our Lady of Sacred Heart College na pinamumunuan ni Most Reverend Father Michael Gorospe. Narigalawang pa ako ng blessed na rosaryo. Gusto hindi na nabubali. Mga minamahal kong mga magsasaka, ang pinaka-importante dito sa nandito na sa lahat ng ginagawa natin at sa pagpupulong-pulong natin dito, ang pinakamahalaga na nandito ngayon kayo po ang mga benepisyaryo ng Agripuhunan at Pantawid Program. At habang dahil papunta ako rito, sinasabi, sinamahan ako ng dalawang anak ko dahil birthday ko daw eh. Kaya kailangan ko ng kasama. Buti na nga na makita ninyo kung ano yung ginagawa natin. Itong panganay ko po, ni Diputado de Primera Distrito ni Lux Norte, Congressman Sandro Marcos. Kini anak ko, Simon Marcos, is my second son, Simon Marcos. Sabi ko sa kanila, si Sandro nasa Kongreso, naging nakakulong, naghihiring sila ngayon ng budget. Si Simon naman, nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya, laging nakakulong sa opisina niya. At ako, mapakita naman ninyo kung ano yung ginagawa ninyo. Kung si Sandro, sabi ko sa kanya, yung mga appropriation ninyo, yan, Congressman, he will understand it. Yung mga appropriation ninyo, para makita ninyo kung saan pumupunta yan, saan namin ginagamit. At mabuti't makita ninyo kung paano talaga ang naging buhay ng ating mga kababayan. Kaya ating ginagawa lahat ito. Ang mga kapwa kong magagawa sa pamahalaan, mga binibini at ginoo, kagayang kinkakapsat na imbag ng bigat yung amin. Mas lalo pong gumaganda ang araw na ito dahil sa mainit inyong pagtanggap sa akin. Mula pa dun sa pinaglandingan namin ay nakita ko at naramdaman po namin na kami naramdaman po namin ay napakainit ng inyong silubong. Alam niyo po, napaka-espesyal ng araw na ito para sa akin at lalo sa ito, lalo naging espesyal dahil kapiling ko po kayong lahat. Piling ko kayo ang ating magigiting na magsasaka
na isa sa mga haligi ng ating lipunan. Kayo ang bumubuhay sa ating bayan. Sa inyo nagmumula ang ating kasaganahan. Sa inyo mga kamay, nakasalalay ang seguridad ng pagkain ng ating bansa. Nararapat lamang na gunitain natin at kilalanin natin ang inyong kabayanihan at bigyang pugay ang inyong walang kapantay na kahusayan at kasipagan. Batid ko na sa kabila ng mga programa ng pamahalaan, marami pa rin ang nahihirapan kaya't napipilitan kayong lumapit sa mga pahiramang na may mataas na interes para lang makabili ng bilhi ng abono ng pesticide. Kaya naman, sa pangunguna ng kagawaran ng agrikultura, kasama ang Development Bank of the Philippines, ang DBP, at ang Planters Products Incorporated, inilulunsad natin sa araw na ito ang Agri-Puhunan at Pantawid Program. Napakaganda yan, Mr. President. Sa tulong ng programa na ito, ang bawat magsasaka ay makakatanggap ng tinatawag na Interventions Monitoring Card o IMC. Meron na rin ako niyan. Na magagamit sa pagbili ng bini ng abono at iba pang kagamitan sa pagsasaka mula sa accredited merchants. Wala nang pangambang maluloko sa presyo. Wala nang alalahanin sa kakulangan ng pondo. Bukod dito, bibigyan din namin kayo ng 32,000 piso tulong pantawid na ipapamahagi ng sa 8,000 na ipapamahagi ang 8,000 piso tuwing unang linggo sa loob na 4 na buwan. Layunin natin. Maganda na programa ng presidente. Layunin natin na matugunan ang walang talaga nakagawa ng ibang presidente ng yan, kundi mga Marcos lang. Sa pagtubo ng inyong mga pananim. At pagdating naman ng anihan, ang National Food Authority ang tutulong sa pagbili ng 5 tonelada o 100 sako ng palay sa presyong hindi pababa sa 21 piso kada kilo. Ang kikitain ninyo sa 1 hektarya ay maaaring umabot sa 105,000 piso na tiyak na papasok agad sa inyong mga IMC. Magsilbi sanang pumulan ang programang ito sa pagbuo ninyo ng inyong pangangarap. Hangad namin na matulungan kayo sa pagtahak sa bagong landas tungo sa isang maunlad na bukas para sa inyo at sa bayan. Nandito lang po ang pamahalaan. At nakikinig kami sa inyong mga daing. Ito po ang laman ng isip namin mula paggising hanggang sa pagtulog kung paano kayo mapagmatutulungan. Layunin namin. Layunin namin na may hatid sa lahat ng Pilipino ang lahat ng serbisyo ng pamahalaan na makakatulong upang makapagsimula kayo ng kabuhayan, magkaroon ng edukasyon at magkaroon ng mabuting kalusugan. Kaya natutuwa po na dahil sa dinami-dami ng pwedeng ipagdiwang sa araw na ito, ang pinaka-espesyal ay ang pagkakataon na maglilingkod sa bawat Pilipino at mailapit ang gobyerno sa taong bayan. Kaya po, kasabay ng ating programa ngayon, sa buong bansa ay sabay-sabay na naghahandog ang ating pamahalaan, katuwang ang mga lokal na pamahalaan ng mga sari-saring serbisyo. Sa ilalim ng ating handog ng Pangulo, serbisyo sapat para sa lahat, nagsasagawa tayo ng kadiwa para makabili kayo ng bigas at iba pang produktong agrikultura na mas murang halaga. Mamamahagi din tayo ng bini, fertilizer at iba pang assistance at magbibigay ng tulong pinansyal sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ng tubag at iba pang mga suporta. Mayroon din po tayong job fair para sa mga naghahanap ng trabaho at government internship program. Magbibigay din po tayo ng scholarship at saka toolkit at magsasagawa ng skills demonstration sa iba't ibang panig ng bansa.
mag-aalok din tayo ng mga slot para pwedeng gamitin. At ng ito ay naglalayong bigyan ng bawat Pilipino ng bagong pagkakataon upang magtagumpay. Hindi pa po nagtatapos dito. Layunin din po namin na matulungan ang ating mga kababayan na may pangangailangan medikal. Kaya po, sa araw na ito, sasagutin po natin ang lahat ng bayarin ng mga pasyente sa lahat ng pampublikong Level 3 hospital sa bansa. Halo, magagalit ang mga DDS nito. Katulad ng Dr. Paulino Garcia Memorial Hospital dito sa inyo, magkakaroon din po tayo ng mga mini trade fair, business counseling at entrepreneurial training upang matulungan na magsimula ang ating mga nagbabalak na maging negosyante. Tunay nga na ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa pagdiriwang kundi sa pagbibigay ng bagong simula at tunay na pagbabago sa buhay ng bawat Pilipino. Kaya po ako, at ako mismo ang pumupunta dito, hindi lamang para makapagbigay at ipakita na ang aming mga programa, aming mga proyekto, at magbigay ng tulong sa ating mga magsasaka. At kaya ngunit, hindi lamang yun ang aking sadya. Ako'y pumupunta pagka meron tayong pong mga ganitong klaseng event. Pumupunta po ako dahil naririnig ko mula sa inyo mga leader, mula sa inyo mga congressman, si mayor. Lahat naririnig namin kung ano ba talaga ang pangangailangan. Bagong pagpasok pa lang namin, may narinig na kaming request na may kailangan daw na tulay doon sa Santa Ana. Okay. Approved. Adapay. Ilagay na instruction ko kay Secretary Estrella. Isama niya sa bridge building program ng Department of Agrarian Reform. Meron pong programang ganun. Isama na natin po dahil tulay sa Santa Ana. Kaya masarap itong birthday ko. Hindi lang ako maraming regalo. Marami rin din ako na i-regalo. Ito yung blowout. Asahan niyo po na sa bagong Pilipinas, walang may iiwanan sa pagsulong. Lahat ay mabibigyan ng pagkakataon na maging masagana ang kanilang pamumuhay. Kaya naman, hinahangad kong mag-umapaw sa inyo hindi lamang ang pag-asa, kundi pati na ang tiwala at pananampalataya na tayo ay magkakaroon ng matatag na kinabukasan. Sama-sama nating itaguyod ang isang bansang puno ng pag-asa, biyaya at kaginhawaan. At pagkat ato'y naabot natin ito, aabutin po natin dahil tayo ay nagkaisa. Dahil tayo ay nagmamahal sa bawat isang Pilipino, dahil tayo ay nagtulungan. Yan po ang magiging bagong Pilipinas. Mabuhay kayong lahat sa bagong Pilipinas. Agbiag, di manalong tayo. Diyos dyan din na. Naimbag na bigat yung amin. Yan ang presidente. Talagang anlaki ng mga tinutulong niya sa mga magsasaka. Pinaparamdam niya na may gobyernong nagmamahal sa mga farmers, lalo na yung mga mahihirap, para maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. Mapababa ang presyo ng mga bilihin, namigay ng mga kabagong kagamitan sa mga farmers, at walang hindi nagawa yan ni Duterte at mga iba pang presidente, kung hindi Marcos lang ang nakakagawa niyan. Ang tatay niya at saka siya, wala nang iba. Si Duterte, puro yabang lang. Meron naman siyang nagawa para sa Pilipinas, si Duterte.
para maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. Sana supportahan niyo rin ang aking YouTube channel.